Hello. Isang mainit na hapon sa inyong lahat, mga kabadis. Medyo natagalan po bago tayo nag-live ulit. Okay, kasi medyo marami tayong inasikaso. Ngayon mayroon lang po akong gustong banggitin sa inyong sitwasyon na kung saan marahil lahat tayo ay may pakialam sa nangyayari. Dahil napipintunan naman ang pagdami nitong mga aktibidades ng mga eskwelahan. Isa na rito yung tinatawag nilang field trip. Okay, na kung saan ang mga estudyante sa iba't ibang paaralan ay pupunta sa isang lokasyon para daw sa isang educational tour. Ang ganda pakinggan, ano? Para talagang useful para sa mga bata. Educational tour na kung saan pagdating doon, kung minsan yung mga bata namamasyal lang, manunood ng mga sightseeing, minsan naman nagsiswimming, at kadalasan walang naidudulot na mabuti. Okay? Marahil may magdi-disagree sa akin, pero siguro sa mga magulang na katulad ko, baka makiisa kayo sa damdamin ko, dahil ako po ay tutol dito sa ganitong klaseng aktibidad ng mga eskwelahan. Bakit kamo? Sa tuwing magkakaroon ng aktibidades na kung saan ang mga bata ay lalayo sa kanilang mga magulang, naandoon po yung risk. Ibig sabihin, naandoon yung pwedeng may mangyaring hindi maganda sa mga bata o sa mga estudyante. Napakadelikado po sa tuwing malalayo sa mga magulang ang mga bata. Kung pwede nga lang, kung hindi lang talaga kailangan mag-aral ng mga bata, eh hindi ko pa aalisin ng bahay para lang safe sila. Pero kailangan din nila ng social life. Diba? Kailangan nilang matuto sa eskwelahan. And which is literally, dapat sa eskwelahan po sila natututo. Hindi po sa pamamasyal. Okay? Kasi yung risk, yung delikado, na pagka na disgrasya, yung mga sinasakyan ng mga bata at ng mga estudyante, kadalasan po mayroong nagiging casualties. Mayroong pong namamatay. Kawawa naman yung mga batang nadidisgrasya dahil dito sa mga aktibidad na kung saan ay usapin tungkol sa pera. Pagkakakitaan na may-ari ng mga eskwelahan. Okay? Kawawa po yung mga bata na mapapahamak at ang mga magulang na umaasang mapapalaki yung mga anak nila at mapagtatapos na malulusog at magiging isang responsableng mamamayan. Pero sa kasamaang palad, marami pong pangyayari yung hindi na natutuloy na yon, yung mga pangarap, dahil namamatay yung mga bata kapag ka nagkakaroon ng aksidente sa mga field trip. Naalala niyo yung Besling College ng Novaliches? Ilan po ang namatay doon? Anong sinabi ng eskwelahan? Unfortunately, we are sorry for the lost. Wow! Anting din nyo! Bakit hindi kayong sumakay sa mga bus at patalunin nyo sa bangin kayong mga may-ari ng eskwelahan, mga faculty members, mga administration members na gustong kumita? Bakit hindi kayong sumakay sa bus at patalunin nyo sa bangin? Tapos sabihin natin, sorry, unfortunately, that is an isolated cases. Wow, ang tindi nyo. Paano yung mga magulang na yung takot hindi mawala-wala dahil dito sa activities na to, na kung saan minsan kapag hindi sumasama yung bata at ayaw ng magulang,
Siyempre ang bata madaling ma-brainwash pag sinabi ng teacher maganda doon. Yung bata gustong gusto. Kasi hindi alam nung bata yung risk. Wala pa sa hustong katinuan yan. Ang magulang yung kawawa. Paano pag may nangyaring aksidente? Ano sasabihin ng eskwelahan? Sorry, hindi na po na ibabalik ng eskwelahan ng kung sino man Poncio Pilato ang buhay ng mga batang nawawala dahil dyan sa ka-irresponsableng mga plano at mga aktibidades. Okay? Kawawa po yung mga magulang na katulad ko. Imaginin mo ang mamahal ng tuition tapos all of the sudden mamamatay. Buhay po ang pinag-uusapan natin dito. Para po sa pamunuan ng Department of Education, please, pansinin niyo po ito. Mga kabadis, ha? Sana tulungan niyo ako makarating ito sa DepEd. Kasi, alam ko sinabi na nilang hindi mandatory, eh. Pero minsan po, hino-hostage ng eskwelahan yung pagkakataon na yung mga bata makapasa. Sinasabihan nila na posibleng maapektuhan ang grado ng mga bata dahil dyan sa hindi pagsama. Bakit po hindi na lang gawing activities yan sa loob ng eskwelahan? Hindi po sa labas ng eskwelahan matututunan ng mga bata yung edukasyon na kailangan. Nasa loob po. Yun ang masakit, eh. Pag may nangyayari ng disgrasya, sorry na lang. Anak naman talaga, tinamaan kayo na magaling, oh. Sorry. Ba't hindi mangyari sa inyo yan kung mag-sorry kayo? Diba? Alam nyo kung ano ang totoo, ito, ha. Atin-atin lang. Kapag ka may field trip ang iskang eskwelahan, alam nyo ba kung gano'ng kalaki ang kinikita ng eskwelahan dyan? Malaki po. Dahil minsan, ito, ha, minsan, ayon ito sa aking source, okay? Ang gumagastos po sa mga field trip ng eskwelahan ay yung mga books distributor, yung mga ano, mga publisher, yung nag-i-issue, yung nag-deliver, yung nagtitinda ng libro sa mga private school, na siyempre volume yan, parang incentives nila yan. Libre po yung pagkuha ng resort at saka ng bus para sa travel. Yan po ang isang napag-alaman ko. Kaya yung contribution ng mga bata, malinaw po na napupunta sa dapat mapuntahan. Ay, hindi pala, sa hindi dapat mapuntahan. Kaya para po sa mga katulad kong mga magulang, ako po ay nananawagan sa inyo. Tulungan nyo po ako na matigil na itong napipintong mga field trip na naman. Kasi nakakalimutan na naman yung nangyari sa Bislink na maraming namatay. Kailan lang sa Cebu yata o Tacloban yata, bandang south, may na-disgrasya na naman. Ilang mga estudyante na namatay siyam, sumakay sa bus dahil sa isang aktibidades ng isang eskwelahan. Kahit po bayaran ng doble-doble yung mga magulang, hindi na po na ibabalik, hindi na po maibabalik ang buhay ng mga bata. At imagine nyo yung sinayang nyong buhay. Maraming pwedeng mangyari sa hinaharap dun sa mga batang nasawi. Diba? Hindi mo masabi, malay mo, isang presidente namatay balang araw, isang mayor namatay balang araw. At tulad ni Esco Moreno, isang dating mahirap, ngayon mayor na. Diba? Kaya po, pansinin po natin ito. Ngayon, dahil medyo nakakalimutan na yung nangyari sa Bislink, medyo napipinto na naman itong mga plano ng mga eskwelahan na mag field trip. Okay? So ako, personally, against po ako dyan. Dahil kahit saan kami makarating ng eskwelahan na pinapasukan ng anak ko, hindi ko papayagang sumama sa field trip. No way.
Ito pa masakit. Siyempre, maliliit pa yan kasama yung magulang, doble-doble sa bayad. Eh paano pag nadisgrasya, di lahat kami patay? Diba? Hindi yung pwede. Yung pamamasyal na yan, kayang gawin ng magulang yan. At kung ano man ang mangyari sa pamamasyal na initiative ng magulang, hindi nasagutin ng eskwelahan yun. Amin na yun, desisyon namin yun. Pero kung kayo ang magdidesisyon para ikasawi ng mga anak namin, no way. Pinag-aaral namin ang mga anak namin sa eskwelahan ninyo para matuto, hindi para matutong mamasyal. May kaibigan po ako may-ari ng eskwelahan. Alam ko po yan. Malaking pera po ang pinag-uusapan natin dyan. Kaya please lang, Department of Education or CHED man lang o kahit anong departamento ng gobyerno na pwedeng makapansin, please lang po, gawin nyo pong hindi mandatory yung field trip or educational tour. Kawawa po ang mga bata. Okay? Sana po makarating ito sa kinauukulan. Alam kong alam nyo yan. Alam kong alam nyo yan. Ako nga, isang simpleng mamamayan, si Papa Cons lang, alam ko eh, kayo pa. Diba? Maawa naman po kayo sa mga magulang na namamatayan ng mga anak. Dapat po ang anak ang maglibing sa magulang. Hindi po yung magulang ang maglibing sa anak. Okay? Kaya ako humihingi ng tulong diyan sa ating mga kabadis na makarating sana ito sa kinauukulan sa DepEd man yan, CHED man yan, regarding this activities ng mga school na kung pwede, alisin na po ito hanggat maaari. Hindi man maalis, i-regulate lang po sana. Okay? Depende lang po kung gusto ng magulang at ng bata, pwede. Pero pwede pong tumanggi. Wala pong hostage na pwede mangyari sa grade ng bata. Kasi minsan blackmail lang nangyayari. Sige, huwag kayo sumama, maapektuhan ang grade ng bata. Eh magulang kami, siyempre gusto namin yung anak namin hindi magka-problema sa grado. So no choice kami. Kundi mag-agree sa interest ninyo. 'Di ba? Kaya ako humihingi po ng humihingi po ako ng tulong sa ating mga kabadis dyan na mga kapwa ko magulang. Magtulong-tulong po tayo para matigil na po ito tungkol sa itong problema natin tungkol sa field trip. Alam kong mayroong mga may gusto na mag-field trip, pero please lang po, sana hindi mandatory. Sana po yung gusto lang magpakamatay, pwede. Yung mga katulad naming ayaw, huwag na po kaming pilitin. Okay? Yun lang po mga kabade, salamat at sana mangyari nga yung dinadasal natin na matigil na yan. Okay? Hanggang sa muli po, ito po si Papa Cons Buddy nagsasabi sa inyo ng Hasta la vista, baby. Thank God always.